simple lang naman ang ginagawa ko sa pagre-ready ng nest boxes for breeding season. May ilang maliliit lang na detalye na kung magagawa, mas okay. So nagre-ready ako ng nest boxes, hindi ko na hinihintay na nanliligaw na yung cock. Or pumaparis na yung hen. Or nag-i-inspect na sila ng nest boxes. Kasi pag hinintay ko pa yan, saka ko lang i-re-ready yung mga nest boxes nila, maiistorbo ko na yung initial preparation nila for breeding. So ang ginagawa ko, pag nag-molt na yung ibon at sa tingin ko ay tigil na ang breeding nila, sinisimulan ko na rin yung pagre-ready ng nest boxes para sa kasunod na breeding. Ganito lang kasimple ang proseso ko. Alisin ang kusot. Pero wag na tayong magtipid. Alisin na natin lahat. Baka kasi sabihin natin malinis pa naman. Dagdagan ko na lang. Hindi natin alam yung mga nasa ilalim ng kusot. So, mas mabuti na alisin na nating lahat. Hindi naman kamahalan ng kusot . After maalis lahat ng kusot, nag-i-spray ako ng insecticide. Kung may makukuha tayong avian insect liquidator, mas okay. Pero pag wala, ang ginagamit ko na insecticide is ceramide. 10 ml para sa 2 galong tubig. After mag-spray, hintayin ko uling matuyo yung nest box na inisprayan ng insecticide. After matuyo ng nest box sa insecticide, ispray naman ako ng disinfectant. Kung may makikita tayong Avicare na gawa ng Beta Farm, mas okay. Pero kung wala, ang ginagamit ko ay Defense 100 gawa ng Black Rooster. 5 ml para sa 4 na litrong tubig. Hintay uling matuyo ang nest box sa disinfectant. Then, pagtuyo na, ready nang maglagay ng bagong kuso.
Sa paglalagay ko ng bagong kusot, marami ang ilinalagay ko, 3 to 4 inches. Bakit ang dami? Kasi ang Indian ringneck, pag nagpre-prepare yan para sa pangingitlog nila, is naghuhukayan sa kusot. So pagkukunti ang ilinagay natin at nagsimula silang maghukay at marami ang natapon sa kusot, tapos lumabas uli yung sahig ng nest box at saka pa lamang uli natin dadagdagan, maiistorbo na naman yung preparasyon nila. Oh, so mga bossing, after nating mailagay yung bagong kusot, handa na ang nest box natin para sa breeding.